Kumusta po kayo mga kawaw? Welcome back sa ating channel. Ano? May naalala po ba kayo sa puno na ito? Sa sanga ng puno na ito kapag nakakakita kayo ng ganito? Hindi man ganito, yung mas maliit dito, yung korteng Y. Ako po yung nagpapastol dito ay nakita ko ito at aking naisipang ikwento. Hindi ito alam ng mga millennial. Sa mga nabuhay po ng dekada 80 pababa, alam pa po ito. Pero sa mga dekada 90 pataas, malamang hindi na ito alam. Yan, ako yung nagpapastol ng tupa ngayon. Alas 5 na, hataw pa sila. Para po sa mga millennial na buhay no, sa makabagong panahon, ano ngayon, ang laruan ay puro gadget na pindutan na ng pindutan at nadadala sa lahat ng panig ng mundo. Lahat ng kaligayahan na nandoon na sa cellphone, subalit sinisira ang mata. Para, kung i-comment nyo below kung anong naalala nyo dito. Pag nakakakita kayo nito, maraming kwento ito sa kabataan natin. Aras po sa lahat ng nag-comment ng tinatawag na pasanga. Hindi ko alam kung ang tawag sa inyo sa wika ninyo. Sa amin sa Tagalog ay pasanga. Terador yung po. So for short ay terador. Ginagawang pasanga ng terador. Ito kung malaki, medyo hindi ito perfect. Pero kamukha na rin. Ang trail po niyan mga kabataan ngayon ay tatad na rin ito. Lalabrahan tawag namin, paliliitin. Hanggang sa makakapitan na ng kamay ito, lalabrahan dito. Yun yung trail nito. Ito, lalabrahan dito para maluang ang bibig nito. Ito yung pinaka launching area ng bato. Yun yung trail na meron kami sa aming panahon. Hahanap kami sa gubat, paunahan. Pag nakakita, tiradura ng ibon. Minsan natitiradura na yung mga kalaro. Tiyakan, mamaya patawara na. At mamaya ay laro na uli. Lata, tinitira. Di-display ng papel sa puno. Titirahin. At masaya. Parang yun ang target namin. Kahit ganun, kasimple ang aming laruan nung araw, ay masaya pa rin. Hindi katulad ngayon. Lahat nandun na. ML, lahat na. Pasintabi sa mahihilig sa ML. Hindi pa rin, hungkag pa rin yung kaligayahan. Nagiging antisocial pa. Hindi ko ipagpapalit yung aming henerasyon na kung saan nai-enjoy namin ang isa't isa ang mga bata. Yung pa nasa social studies, mas maganda pa rin po ang henerasyon o mga bata na marunong makipaglaro sa kapwa. Marami na di-develop sa kanya social quotient, SQ, emotional quotient. Hindi katulad po sa cellphone, mga gadget ngayon yung laruan. Naging antisocial ang marami, hindi naman lahat. Merong nagbabalansa rin ang buhay. Yun ano, yun lang yung hiwagang bumabalot dito. Hindi ko alam, comment yung bilok ng tawag sa inyo. Terador po sa amin. Bibilhin lang po namin yan ng lastiko dito, tatali dito. Yung dulo ng lastiko ay may pinaka tawag dun yung carrier ng bato na nakaganon. Balat po yun at hinaano sa dulo. Yun po yung terador na napakagandang para sa mga kalalakihan ay napakaganda niyang laro dahil aim siya natututong mangarap ang tao kapag kayo ng simula sa pagkabata yun ang mga laro niya, mga basketball, mga ball games yan ay may mga lesson na dala, hindi katulad ng mga gadget talaga ngayon. Ako po, puro mga sakit ang dala, low blood, antisocial ko, wala na ako nakita magandang idinudulot sa laro ang gadget ngayon. Yun lang po, maraming salamat. Hindi naman sa dinadaw natin ang laro ng mga millennial ngayon, pero kung may pagkakataon po kayo na makipaglaro sa kaibigan, mas maganda po yun. Maraming salamat. Naway may natutunan kayo kahit konti. Ikwento nyo naman yung kwento nyo nung kayo ay bata pa sa pagtiterador. Yan po yung matitreasure mababasa ng mga millennial. Nang sa gayon, mabalik tanawa nila. Ganun pala kahalaga itong pasangan na ito. Hindi pala siya ordinaryong kahoy lang. Maraming kwento na buo dito. Merong nagkakaligawa, naging karoon ng childhood sweetheart dahil dito, mga ganyan, maraming kwento ang nakapaloob dyan sa pasangang iyan. Maraming salamat. Hanggang dito na lamang po mga kawaw. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. God bless you all. Mabuhay. God bless the Philippines. Hanggang sa muli po nating informative videos.